So good morning class, good morning. This is our class machine design. Our topic for this morning or for this day is about helical gear. Natapos na tayo dun sa tinatawag na spar, no? Now, the question is, ano ba yung pagkakaiba or difference ng helical tsaka spar? Bakit kailangan may another type of gear o bakit may mga iba't ibang klaseng gear, no? Ang unang, let me pull out one slide. Ang unang pagkakaiba ng spar gear tsaka helical gear ay yung profile ng tooth. Tinatawag yung spar gear na ano, straight, di ba? Straight lang. Straight cut, no? Samantalang ito ay may helix, no? O helix angle. So ibig sabihin, kung titingnan mo yung ano, yung spar gear, no? Pag kinuha mo yung front view sa ganitong angle, ang kanyang tooth ay ganito lang, no? Parang kaya tinatawag siya na straight cut gear. Samantalang yung helical gear, pag kinuhanan mo siya, ito yung shaft niya, ito yung shaft. Yan. So ito yung shaft niya, no? Pag kinuhanan mo yung ano, yung helical gear, ang distinct property niya ay meron siyang helix. Ano ba yung helix? Pag sinabing helix, hindi yun straight, either spiral or curve or naka-inclined. So makikita mo, kung ito yung center, di ba? Ito yung center. Yung kanyang ngipin ay nakaganyan, no? So ngayon, i-zoom in natin. Ibig sabihin, meron siyang inclination or may naka-slope siya. And then if you pass a straight line to the center of the gear, no? Kung ilalagay mo siya ng yung axis naka-straight line niya, and then it will make an angle with this tooth profile. You know? Ganyan. So ito yung psi, Greek word psi, Greek word. Greek letter na psi. Ito yung helix angle. Okay? Pero meron pa rin siyang pressure angle, no? If you are going to mate. Now, if there's a mating between gears, meron niyang pressure angle kasi magme-mate na siya, no? Normally, ang mga pressure angle naman, according to our literature or lecture, 14.5, mga 20, no? At 25 yata. So ang pinaka-stable ay 20 even sa spar gear. Okay? So halos pareho lang siya ng spar gear. The only thing is naka-helix, no? Naka-helix yung ano niya. So kung ito yung spar gear, 'di ba yung spar gear, no? May involute 'yan, involute profile. Tuloy-tuloy 'yan, no, spar gear. Pero sa helix, ito yung tooth, ano yan, ito yung tooth flank niya. Yung top land niya, no? Naka-angle na ganun. Yan. Whereas kung spar gear lang, diretso lang. Yan. Na diretso. Diretso. So ito, naka-angle. Okay? Ngayon, ano pa yung mga karakteristik ng ano, ng helix angle? Meron tinatawag na ano, na type in terms of hand. Ano yung hand? Ang entrada ng ngipin niya ay either left hand or right hand. Parang mga screw. So how would you identify yung left hand? Yung left hand, ito na, may yung kanyang entrada, ito. From left to right. So left to right. Left to right. So pag right hand, nasa right ka, yung unang ano mo,
yung reference mo right, no, going up, right to left, no, right to left, right to left. Okay, so in terms of hand yon. Then ano pa ang mga characteristic ng ano ng spar gear? Ito ay spar gear, ang ng helical gear. Ginagamit pala ito, ang advantage nito over spar gear is ito ay isa sa mga advantage, no, paki-jot down, ay low noise. Ibig sabihin kahit na malaki yung ano niya, malaki yung load niya, ano, hindi siya ganun kaingay. Tapos yung load carrying capacity niya ay malaki, no? Load carrying capacity. So hindi siya maingay, smooth lang, then load carrying capacity, it is capable of carrying a load, no, with so much weight, no, compared to the corresponding specifications ng spar gear. No, pag pinagtapat mo sila, halimbawa ito, ganito. Almost the same number of teeth. Mas malakas yung kakayahan niya na mag-carry ng load, no? Ngayon sa mga design naman, when you compare the two sa 1:1 correspondence niya, the helical gears normally have less, no, have less number of teeth sa corresponding ano spar gear na makikita natin mamaya yan. Okay, so tingnan natin yung formal definition ng helical gear, no. So sabi dito, ang helical gears are toothed wheels, no. Siyempre pag galing yan lahat sa ano wheel, eh, parang wheel na ano, disc na metal. Pag disc lang siya, ang mga application niyan ay disc o kaya pulley, 'di ba? Pag nilagyan mo ng groove, pulley na 'yan. Pero yung wheel na metal or whatever na plastic, 'no? Basta nilagyan mo siya ng ngipin, 'no? Toothed wheels. At hindi lang basta ngipin, 'no? Kasi they have to have some kind of property na involute. Ibig sabihin, merong siyang curve dyan, no? Merong certain curve, no? And then, toothed wheels whose tooth elements are cut in the form of a helix about an axis. So, ito yung axis ng shaft. Di ba? May helix ka dyan, no? Ibig sabihin, merong parang inclined or spiral. And then, the angle that the tooth profile makes with the horizontal, yun yung tinatawag na helix angle, no, yung isa sa mga characteristics. Yun ang psi, the Greek letter psi, no. And then ituloy natin about an axis of rotation and are used to connect parallel shaft. So pag sinabing parallel, ayan, no, etong shaft na to and this shaft is parallel. Okay? So ibig sabihin merong ano dito, may gear, no. Ito yung center niya, tapos may gear, parallel. Ngayon ang tanong, pwede ba sir i-connect yung ano yung helical gear kahit hindi parallel? Anong sagot? Pwede ba? Pwede po ata, sir. Pwede dahil may tinatawag na crossed helical gear, no? Pag sinabing cross helical gear, yung isa ay nandito, yung isa naman ay nandyan, no? Or so pwede, no? So what take up natin yun mamaya, no? So first, punta muna tayo sa profile. Ano natin? Kunin ko muna yung original na kasi na gamit ko na to sa ibang section, eh. Linisin natin. Yan, no? Ano ba yung mga karakteristik ng isang helical gear, no? Sabi ko nga meron siyang axis, doon papasok yung shaft, and then ito yung kanyang mga profile. Pag pag sinukat mo yung angle of inclination from the horizontal to the gear tooth profile, yung inclination, ito yung tinatawag na
helix angle, no? Mahalaga yung helix angle. So, tingnan to, no? Tingnan to nga, no? Para na-appreciate nyo. So, ito yung helix angle, which is denoted by the Greek letter psi. And this is the pressure angle, no? Yung phi, P. No? Yeah. So, ibig sabihin, dalawang angle yung pinag-uusapan natin dito. Whereas sa spar gear, isa lang. Sa spar gear, ang pinag-uusapan natin ang na-angle ay pressure angle. Ang kadalasan na pressure angle ay ito, no? 14 and 1/2, 20, tsaka 25, katulad ng sabi ko kanina. Ngayon, yung ano, pag wala kang helix angle, pag zero ang helix angle mo, straight yon. So, spar gear yon, no? Pero once na nag-start ka na magkaroon ng helix angle sa mga ngipin, magiging helical gear na yon, no? So, ito. Pag meron kang 10 degrees na helix angle, halimbawa ito. Halimbawa daw, 10 degrees yan. Kung ito ay 10 degrees, no, kung paano magbasa ng ganito, kasi standard naman ito, no, sa American Gear Manufacturing Association, AGMA, stands for the American Gear Manufacturing Association. And naka-standardized na yung mga gear, no, unless na lang huwag design ka ng sarili mo. Pero normally, standardized na yan, no, nakadekahon na yan. If you have a 10 degrees na angle na helix, ito ba helix, no? Ito naka-helix 'yan, ma 10 degrees. Pag kinumpare mo dito sa ano, minimum number of teeth, no, ganun ang mag-design, andito ka na, no? Pag 10 degrees ang helix angle mo, 31 ang number of teeth. Dapat minimum mayroon kang 31 ng ngipin. Kung ang pressure angle mo ay 14 and 1/2, ngayon 70 naman kung ang pressure mo angle ay 20, at 25 kung degrees, 11 naman ang minimum. Anong basa nyo dito sa ano, sa ganitong configuration, anong relation ang nakakuha natin, no? Because engineering or numbers, no, it has to do with numbers or statistics. Meron yung mga interpretation. Ibig sabihin, habang tumataas, no, as the pressure angle goes up, habang tumataas yung pressure angle mo, ano nangyayari sa number of teeth? Anong behavior? Bumababa po. 16. Bumababa. No? So, ganun ang pagde-design. So, pag may mga problem na ganyan, halimbawa, pinapakompute kayo, what is the minimum number of teeth pag ganito, ganyan-ganyan? Comparing yung mga pressure angle. So, alam nyo na yung direction, no? Hindi kayo mamamali. So, habang tumataas yung pressure angle, yung angle niya sa pag-contact sa another gear, bumababa naman yung dami ng ngipin, no? Yung nabanggit ko lang, no? So, ulitin ko, may dalawang angle na kinoconsider tayo sa helix angle. From the pressure angle, meron na tayong helix angle, no? Balikan natin yung unang slide, no? Para ano? Ano ba yung mga mahalaga na na terminology o yung mga properties, no? Makikita nyo dito pag nandito yung axis, no, yung central axis mo, and then you cut this, dun ka na makakuha ng mga configuration. If you're going to measure ito, no, along the edge ito, tingnan niyo to. Nakikita ba? Feeling ako ng ano. Yan. Pag measure mo yung pinakagilid ng ngipin, ang distansya niya, no, sa bawat ngipin, yun yung tinatawag na pitch. Anong pitch? Normal, no? Normal
circular pitch o normal pitch. Sabi mo ng normal pitch. Eh, tama ba tayo yan? Dapat normal is naka 90 degrees, no? Ito. Circular pitch pala ang tawag. Ito. Pardon me. Para hindi kayo malito. Pag minesure mo to, no, minesure mo, ayan. Yan ang pitch ng, whether screw or thread, no? Anything na may mga ngipin-ngipin, mga pagipagitan, pitch ang tawag doon, no? Pitch yung pagitan ng mga ngipin sa isang gear or sprocket, no? Pitch yun. Pag minesure mo to, yun ay circular pitch, no? Circular pitch. Ito yan. Along the edge, circular pitch. Saan naman yung ano, yung normal pitch? Dapat, at kung ito yung inclined, yung inclination niyan, dapat may normal ka. When you say normal, line that has, that will make 90 degrees, no? Ito, kung ito yan, ito yung normal niya, no? So, ito, tung value nito, no? Susukatin mo. So magkaiba yung normal, 'di ba? Kasi ito yung line eh. Ito yung normal, 'di ba? Ito yung circular pitch. Ito para maano, makita. No? Tingnan niyo, ito 'di ba normal? How do you know that it is normal? May n subscript n, no? Ano? Oh. Kasi pag pinroject mo tong profile na to, ito yung helix, 'di ba? Helix. Ayan, oh. So, yung helix na yan, Ito. Dito pala. Ito yung helix na angle. Magkaiba lang kasi yung, ano, yung pagka-drawing. Yung helix na yan, ito yung circular pitch. Di ba? Ganito yan, eh. Ito yung profile. Ito yung profile. Yan, no. Pag sinukot mo to, tsaka yun, yun ang circular pitch. Pero since magpo-project ka ng line that will make 90 degrees, no, ito 90 degrees to, ito, tsaka to. Ay, lamig. Sorry. Yun yung normal pitch. Ulitin ko. Ito yung normal pitch. Ito yung circular pitch. Ulitin, no? So pag sinukat mo to, along the edge, ito yon, no? Circular pitch. Yan. Ito yon. Pag kinuha mo yung normal dito sa inclination, no? Dapat 90 degrees yan. Dapat 90 degrees yan. Dito, dapat may 90 degrees yan. Ito yon, no? Ito. So, kung re-review nyo yung geometry nyo, no? Tinan mo, re-review nyo yung geometry nyo. What is this angle? Ano tong angle na to? Ito. Ano tong angle na to? Ito. Ano tong angle? Ano angle na to, John? Ito. Di ba ito yung profile niya? Ito yung horizontal line. Anong tawag sa angle na yan? Elevation po ba, sir? Paano elevation? Nandiyan na rin eh. Ito, no? Helix po ba, sir? Di ba kanina ko pa ina-explain? Ito yung horizontal mo, tapos ito yung gear tooth profile. The angle that the inclination makes with the horizontal, ang tawag ay? Helix angle po. Helix angle, no? Helix angle. So you have to review your knowledge in trigonometry. Na itong helix angle pala na yon, ito, itong helix angle na yon ay may complementary. No? When you say complementary siya para makakuha niya yung 90 degrees, ibig sabihin, ito, tsaka to, ang summation nila ay 90. Tama ba? Tama? O hindi? Apo, sir. Ibig sabihin,
Hindi, ang I think ang gusto ko lang na punto rito is yung pag-orient, no? Pag inikot-ikot na tong gear profile, dapat alam niyo kung ano yung pinag-uusapan, no? So, etong helix angle with plus this, sabi mo alpha, no? Kasi side to, eh, sabi mo alpha, kunyari, or any other angle. When you add the helix angle and the alpha, ang suma total niyan ay 90 degrees. Tama ba? Nakukuha ba yung point ko? Kasi dapat matalas yung mata natin, no? So meron tayong angle ganito. Ito ay 90 degrees. Pero from the straight line to the profile ng helix, ang tawag dito ay psi. So kung psi ito, tawag ng alpha. Alpha plus psi equals what? 90 po. 90 degrees. Kaya kung itutuloy mo to, no, itutuloy mo to kasi nagkaroon ka ng ano eh, no? Nagkaroon ka ng normal eh, no? Ito. Tama ba? Ito 90 degrees yan dito, di ba? Sa ating profile. So, ang tawag dito, the since it makes an 90 degrees angle, ang tawag doon ay normal pitch, no? So ngayon, anong angle to? Anong angle to? Ayan, no? Anong angle yan? Yung helix angle rin po. Ha, helix angle. So, ang point ko, ganun magbasa. No? Kasi i-review nyo yung knowledge nyo sa trigonometry. Paano ka nakatiyak na helix angle to? Unang-una, dapat mong malaman na ang total na sum of angles ay alan. Pag pinag-a-add ko itong mga angle na to, ilan? 180 po, okay. Sir. Ang total angle sa isang triangle ay 180. But in this example, you are sure na ito ay 90. Tama? Tama ba tayo? 90 ba ito? Apo. Kasi perpendicular eh, no? Normal means perpendicular. Tapos, sabi natin, ito ay alpha. Ito to, itong natitirang to. Kasi ito psi eh, di ba? This is psi. This is alpha. So kung alpha to, di ba alpha, eh sabi natin, 180 lahat yan. Di ba? So tingnan mo. 90 plus 90 plus alpha, ito yon plus ito, psi, equals 100. Naintindihan ba? Kung ayaw mong ganyan ng interpretasyon, eto na lang, dalawa. These two angles should have 90. O, ulitin ko. Psi plus alpha should be 90. Kasi 90 na to eh. 90 na tong ano na to, di ba? 90 na tong kanto na to. O, 90 plus 90 is 180. So, ibig sabihin, kung alpha to, eto, kung alpha, di ba? Kung ito ay alpha, ito ay psi. O balik tayo rito, no? Kung ito ay psi, ito yung alpha, no? As the other angle. Kung ito yung 90, ito yung psi, ito yung alpha. Okay? Naintindihan ba? Basta ang ano lang diyan, ang suma total ng kanilang angle ay 90. So kung ito ay psi, ito yung alpha. Kung ito ay alpha, yun yung psi. Kasi may 90 na rito eh. Di ba? So 90 plus 90 is 180. Okay? So kasi ang I think ang punto ko lang na gustong ipa-ano sa inyo dito is yung orientation, no? Dapat alam mo yung mga angle para makakuha. Kasi we're going to use different trigonometric functions, no? Like mga cosine, sine, tsaka tangent in finding values. Okay? So, dinefine naman dito, what is helix angle? Helix angle is the angle between a tangent to the pitch helix and an intersecting axial element of the pitch cylinder. So, ibig sabihin, ito yung cylinder eh, di ba? Cylinder yan, ng gear. Ito yung axis. Tama, sa gitna, no? It is an angle between a tangent to the pitch helix and an intersecting axial element of the pitch
cylinder. So meron siyang relation na tangent, no, maipapakita natin mamaya, no, sa formula. Meron din tinatawag na base helix angle, na angle between a tangent to the base helix and an element of the base cylinder. Then meron ding contact ratio, the advance of tooth in the line of face width divided by the circular pitch. So mga technical definition na to, and then all you have to do is to memorize or study it by heart, no, kasi wala namang tutulong sa inyo kundi yung sarili nyo, no, because in the board exam wala namang cheat sheet, no, or formula na ibibigay, no. Dapat ngayon pa lang sinasaulo niyo na to, no. Ayun, no, line of face width divided by the circular pitch, no. So yung circular pitch nakukuha yon sa pitch circle, no. So ito, di ba, yung outside circle, ito yung base circle or yung root circle, ito yung pitch circle. Okay? So dito mo kukunin yung ngipin, no. Kung ang ngipin halimbawa ay ganyan, ba? Ito na, ito, no, yung sa kinuha mo, ito, yung kinuha mo na punto sa pitch circle up to that, yeah. Yan, yan ang circular pitch, yan. Okay? Ito na, the tooth in the line of face width. Ano yung face width? Pag sinabing face width, yun yung pinaka-thickness ng buong gear, no? Halimbawa, ito yung gear mo. 'Di ba? Yung pinaka thickness niya o yung pinakalapad niya, 'yan ang face width, no? Pinakakapal, no, ganun lang, pinakakapal ng gear. Okay? So ito yung mga ano, ito yung mga formula kanina, no. So what is yung sa pitch, cosine of helix angle is normal, ito, normal pitch divided by circular pitch. So kung naintindihan mo yan, di ba, balikan ka dito para maintindihan. Ito yung axis, ito yung na, or stock. It is called stock, no? Ng ano? Helical. Oh, ngayon, nasan dyan yung psi? Eh, di ba, ito yung psi. So pag cosine, ano, normal, di hanap ka ng normal, di ba? Kasi ito yung psi, eh. So ano ba yung normal? Ito. 'Di ba? Kung ito yung another niya, no, another gear tooth profile. So normal is this, no? Normal 'yan. Bakit? Kasi 90 degrees. So ito, no? Tapos yung circular pitch, no? Ito 'yon, circular pitch 'yan. 'Yan. Okay? So ito yung circular pitch, ito yung circular pitch, ito yung normal pitch. No? So balikan natin dito para hindi kayo nandito. Ayan. So ito yung ano, ito yung sine, no? Saan yung cosine? How do you define the cosine in this figure? What is cosine sine? Cosine is adjacent. Ano ba adjacent? Pag ito yung angle na ginagamit mo, ano yung adjacent? Ito yung opposite, eh, di ba? Ito yung opposite, ito yung adjacent, ito yung hypotenuse. We define cosine as a trigonometric function as the adjacent. So kung ito yung angle mo, ito yung tinutukoy mo na reference, no? Ano adjacent? Ibig sabihin yung inline. Adjacent is yung inline ka doon, no? Yung pinaka-base ng angle mo, ito. Adjacent niya ay normal pitch, ang hypotenuse niya ay circular pitch. Tama ba tayo? So, normal pitch divided by circular pitch. Tama, di ba? Normal pitch divided by circular pitch. So, dapat alam mo lang tong ano mo, tinutukoy na figure, no? So, ito 'yon, no? So, ito yung angle, di ba? So, ito yung adjacent niya. Kung ito yung angle, ito yung hypotenuse, no? Adjacent over hypotenuse. Kasi ito yung opposite, eh. Opposite side, eh. So, ito, adjacent, that is normal pitch, then hypotenuse, that is circular pitch, no? So, ganun ang ano natin. So, at least kasi kanina, there are three types of helical gears, no?
Ano yung mga tatlong types, common types ng helical gears? Ito yung single, na single. Siyempre, pag mag-isa lang yan, ang tawag dyan ay single. Na pag nag-cut ka ng line dyan, ito yung psi, which is helix angle. Ano naman yung double helical gear? Double helical gear is yung gear na merong patlang, na may gap sa gitna. How does the double helical gear differ with herringbone? No? Kasi may naridinig tayo na herringbone gear. Yung herringbone class, wala siyang gap sa gitna. No? Ito kasi meron siyang ano eh, may gap pa siya na ganun eh. May clearance. Ito, kung ano yung nandito, yun yung kabila. No? Kadalasan ginagamit ito sa mga automotive yan. Okay? So, yan yung tatlo. Single, double, tsaka helical gear. Let me flash yung ano, no? Naka-online naman tayo para makita natin, no? Sandali, class, ha? Double helical gear, tingnan natin. Para ma-familiarize tayo, pagpunta natin sa mga planta, magkatrabaho tayo, baka tanongin ka ng supervisor mo, anong klaseng gear to? Ay, hindi naman tayo estranghero, hindi naman tayo magbukang tanga doon, no? Kasi nag-aaral naman, no? Nakita niyo ba to? Nakikita na ba yung picture? Guys? Yes po, sir. Nakikita ba? Ha? Nakikita na? So yung double helical gear, yung double helical gear, napansin niyo, meron siyang ano sa gitna, meron siyang gap or ano, parang another space, no? Para paghiwalayin yung dalawa. Whereas, yung herringbone ay ano, diretso na, no? So, ilagay natin dito para at least malino. So ito yung double, no? Ito ay double. Double helical gear. O gear lang para medyo liitan natin yung point para mag-cash ya. So, ay double helical gear. Tapos, pag pumunta naman tayo sa herringbone, di ba? Paki-alam niyo. Ang herringbone naman, guys, eto, no? Pero sometimes, kumisan kasi, ano yan, interchangeable eh. Parang hindi na masyadong, parang hindi na ginagawang issue yung dalawang yan, no? I think, pag herringbone, meron din palang herringbone dito, no? Kahit hindi gear. Kala ko gear lang yung ano eh, herringbone eh, no? Meron pala kahit sa mga flooring. No? Parang bagong kaalaman sa atin to, no? Pero normally, ang herringbone gear, wala siyang gap sa gitna. Ayan, no? Nakikita nyo? Ayan. No? Nakita nyo ba? So, eto, diretso na herringbone. Diba? Pag sinabing herringbone, ito ay, yun nga, yung pinag-combine na left hand tsaka right hand. No? Herringbone ang tawag doon katulad nito. Yan. No? So pag nakaganyan, herringbone. Okay? Herringbone gear. Eh nakalagay herringbone, no? So herringbone gear pag magka-combine ang left hand tsaka right hand sa isang gear. No? Balik tayo doon. Nawala na siyang gap, no? Yun ang ating ano. Makita mo 'to, 'di ba, kung ito ay ipatayo nga natin to. O sige, i-reorient natin para madaling explain. Di ba? So, anong hand to? Anong hand? Ito, itong sa right hand. Anong hand? Mula sa left, kawin mula sa left, papuntang right. Anong din ang tag doon? Left hand, no? Ito naman sa right ka, papunta sa left, no? Right, papunta sa left. So, right hand. Ito naman, left. Mula left, papuntang right, pataas. So, ito ay left. Okay? So, ganun. No?
So ito naman, no? Pag kinumbine mo to na walang gap, di ba? Ito, left to, di ba? Papunta sa right. Yan. Ito naman, kung dito ka manggagaling, right, papunta sa left. No? Yun. Okay? So pag pinag-combine mo sila, no? Dahil ito specifically, wala siyang gap. Okay? Wala siya. So anong tawag dito? Ito ay ano? Herringbone. Helical gear, no? Herringbone. Okay? Pero may mga times na pwede mo na silang interchangeable, no? Whether makita mo yan, ang tawag dyan ay double helical o kaya herringbone, no? Parang hindi na masyadong issue yung ganun. Pero sa in a particular, just to differentiate the two, pag double helical, ina-apply yun sa may gap. Pag herringbone ay diretso na, no? Ng left hand tsaka right hand, no? In one piece, okay? So yan yung sinasabi natin kanina. How do you know na anong klaseng gear yun, no? So eto left and right, no? So eto right papunta sa left, di ba? Right papunta sa left, eto naman left papunta sa right. Okay? Ngayon, yung cross helical gears, you cannot have a spar gear, no? Hindi ka pwedeng mag-combine eto straight. Straight gear to, so spar ang tawag dito. So you can never mesh a straight gear and a helical, no? So kung gusto mo ng non-parallel shaft, ito 'yon. Ito axis niya ay nandito, ang axis naman nito ay nandoon, no? So normally ito ay 90 degrees kaya nga cross, no? Pero you never make a cross different types of gears, no? If you are using ito helical to eh, no? Tapos ito spar, no? Parang malabo 'yan. Hindi 'yan magme-mesh, no? Walang ganoon. Ang magme-mesh lang ng ipin ay pareho silang pitch, 'di ba? Eh iba naman yung pitch ng helical tsaka ng spar gear. Okay? Ito yung pinag-usapan, we can also develop equations or configurations as to finding the forces, no? Kasi pag tinanong tayo, ano ba yung mga forces na inaalam o kinukumpute sa ngipin ng helical? Ano-ano ba yung mga forces? So meron tayong FT, FR, tsaka FN. Ano yun? Ano yung FT? Meron din yan sa spar gear. Ano yung FT in terms of force? Na tatandaan ba, class? Ano yung FT? Nakalimutan na. Ano yun? Sige, volunteer na lang. Ano na yan? Ano yan? Tangent? Malapit na. Malapit-lapit na sa tangent. Transmitted force, di ba? Transmitted force. Alam niyo ba, class, nakakalito, medyo nakakalito, pero dapat aalamin niyo kung sa transmitted force, alamin niyo kung ano yung normal, no? Ito, di ba? Normal force, and the other is FR. Anong FR? Radial force, sir. Ha? Remedial ba? Radial po. Radial or separating, no? Tama. Ngayon, ano ba ibig sabihin nito, no? Linisin ko nga. Ano ba ibig sabihin nito when you are trying to analyze the gear in terms of forces that are involving in mating of their teeth? Dito, meron tayong dalawang angle, sinasabi ko nga. Sa helical gear, you are not only considering the pressure angle, you are also considering the helix. Atandaan ha. Sa spar gear, class, sa spar gear,
ang kinoconsider mo ay isa lang. Ano yun? Pressure angle. Diba? Ito. Since nasa helix ka, hindi lang pressure angle, meron kang tinatawag na helix angle. So dapat alam mo 'yan, no? So ito transmitted force, pareho sila, no, going down. Ito ay FR, bakit? Radial or separating? Pero pag ang basihan mo ay helix angle, yung iyong horizontal hindi na, no? Ito ay A. Ano yung A? Kasi magkakaiba naman sila ng configuration, eh, no? Yung normal pressure, yung pressure angle ginagamit 'yon pag may kamate, no? Pero itong axial or helix angle, pwede mo by itself, kahit isang gear lang pwede mo siyang ma-analyze, no? So kung ito yung helix angle, ito, no? Ito yung axial, ito yung transmitted. Okay? So ma-derive mo na yan, no? Kasi if this is the angle, so tangent or cosine, adjacent, ito, over hypotenuse, di ba? Tangent is what? Opposite, FR, over hypotenuse. Pag sine, ano yung sine? Opposite, over hypotenuse. Cosine, adjacent, over hypotenuse. So dito naman, pag psi angle ka, pag nasa psi ka, halimbawa cosine, bigay mo nga sa akin yung cosine ng psi. What is cosine of psi in this figure? Cosine. Transmitted over this, no? Nakikinig ba? Transmitted over hypotenuse. Kung tangent naman, tangent of psi, ano yung tangent of psi? Opposite, ito yun, yung axial force over adjacent transmitted force, no? Okay? So, inaano ko lang yung mga formula. Walang makakatulong sa inyo kundi yung sarili nyo kasi napakaraming formula nito, no? There are hundreds of formulas, thousands of formulas in engineering. So there is no other more appropriate time para sa uluhin yan kundi ngayon, no? So dapat yung mga formula na natutuhan nyo mula noong first to third year, saulado nyo na yon. Ngayon, fourth year, sinasaulado na yun. Kasi pag nag-review kayo, i-refresh na lang. Eh kapag hindi nyo dinaanan to, hindi review on dating nun, first time yung makita, no? So mahirapan kayo. Okay? So how do you design the gear, no, in terms of fatigue strength, no? So may mga qualification niya, no? You design the gear by fatigue. Ano yung fatigue? Pag sinabing fatigue, yung paulit-ulit na ginagamit, napapagod na yung pyesa, so fatigue ang ano doon, no? Pag nag-design ka ng fatigue, meron na siyang mga ibang configuration like yung mga factor, ayan, no? Yan. No, ito naman is normal, you know? Normal pitch, no? Ito naman is yung sa stress niya, okay? So, formative number of teeth, no? Number of teeth, that's formative. Meron palang ganon. Number of teeth, pero formative. Ito, number of teeth, na actual divided by cosine raised to the third power times the helix angle, no? So, ang daming formula niyan. Ito yung dynamic load, no? Napakahabang formula. Then, limiting wear load, no? Kayo na bahala mag-saulado niya. No? So, sa mga simple, doon mo tayo sa mga simple, no? So, ito, yung sa angle, same hands, halimbawa, parehong left hand, parehong right hand, i-add mo lang. Pag different hands, ima-minus mo yung psi 1 over psi 2, no? Yan lang yung mamayan. Okay? So, ito yun, di ba? Yung kanina na sinasabi natin, o ulitin ko ha, di ba, ito yung gear stack mo, ito yung sentro, yung angle that it makes is psi, no?
So, wala namang problema yan kasi ito yung angle, tapos ito yung tooth profile. Pag gusto mong kunan yung normal, no? Normal pitch, ito lang. Magno-normal ka sa dalawang parallel na line ng helix, no? So, ito yon. So, alam mo na kung ito yung psi, the other is another angle, dapat ang summation ng kanilang angle ay 90. No? Kasi 90 yon, tapos may 90 ka na perpendicular, 180 lagi lahat, no? So, yun lang naman yon. Ito. Wala namang iba doon kasi dalawa lang yung angle eh na ano eh, tapos yung isa perpendicular eh, di 90 na yon, no? So ang summation ng dalawa ay 90, no? Kung anong mga angle. Ngayon, sa speed ratio ay katulad rin ng speed ratio ng spark gear, no? So you take the number of teeth. Ito halimbawa ito, no? T22 equals angular speed 1, angular speed 2. Okay? So N2 over N1 yung speed ratio, you're going to take the higher, no? The higher. Kasi yung para magkaroon ka ng ano whole number, no? Otherwise magiging fraction 'yan, no? So ganun. Efficiency, meron ding efficiency na ano binibigay, no? Cosine of ano to? Normal, no? Normal pressure angle. Ito naman F, no? Yung sa friction, coefficient of friction. Cotangent ng psi 1, tangent ng psi 1. So there's so much formula there, no? So ito 'yon. Ito ay tinatawag na parallel shaft kasi ito yung mga parallel shaft, no? So ito parallel 'yan, no? Naka-parallel. Okay? Sa yung helix, pag ikaw ay mula sa gitna or any parallel line, pag naglagay ka ng parang, lahat ng angle na it makes with the teeth, pare-pareho yung slope niya, no? Yun yung helix angle, no? Ulitin ko, ano yung advantage ng helical gear? Smooth and efficient power transmission. Hindi siya maingay, hindi siya karag-karag, no? Low noise. Diba? So, sabi sa exam natin, ano bang advantage ng helical? Low noise and high load carrying capacity. Okay? High load. So itong mga definition of terms, kayo na bahala diyan kasi maubos yung oras natin, no? We'd rather spend the significant or substantial time sa pag-analyze than reading. Anybody can read, no? Ayun, marunong tayo magbasa lahat, no? Doon tayo sa mga analysis, no? Ito muna, ano muna ba yung lead? Ano yung lead? Kung ikaw ay may screw, halimbawa, ano yan? Bolt. Alam nyo ba yung bolt? Bolt and nuts, no? Or screw. May wood screw, may kung ano-ano screw. Ang sinasabing lead or lead, no, kung paano nyo basahin yan, ay ang linear distance. No? Pag sinabing linear, straight. That a one turn, one revolution came. Ano ba, inikot ko, ito, inikot ko yung screw. Pag ikot ko, nag 180 degrees siya. Pag ikot ko, another 180 degrees. Ilang degrees lahat yan? Half, tsaka half, ilan? Ilan? So one turn is 360 degrees. Pero pag sinabing lead, yun yung distance na buo or na generate doon sa axis. So habang iniikot ko yan, yung circular distance, circular motion, nagta-translate yan sa linear o translational. Ulitin ko, no? Pag nag-ikot ka ng screw, whether screw, ball screw or gear, no? Basta may kapareha siya na ano element, pag ikot niyang ganyan, tsaka ganito, meron siyang imaginary na distance na nabubuo. Okay?
Kasi nag-a-advance eh. Kaya nga tinawin nyo yung ano, nag-a-advance pag may screw ka. Di ba? Nag-a-advance ka linearly. Pero yung element itself ay umiikot. Habang umiikot yun, nag-generate siya ng linear distance. So eto, ang tawag sa nabubuo niya na distansya sa isang pag-ikot mo na nakabuo ka ng 360 degrees ay ilan? Eto. So this is 180. Another 180. Ang mabubuo mo na linear distance ay ang tawag ay ano? Lead, no? Kaya nga may lead angle. Ayan. No? Para lang ma-imagine nyo kung ano nangyayari. No? So, ito yung kapal ng teeth, kapal ng ngipin. Ang tawag doon ay face width. Yan, face width. Okay? The angle that it makes with the horizontal, no? Passing at the center of gear stock, yun yung helix angle or sine. Okay? So, doon lang tayo sa configuration. So, ito yung mga, ano, no? Ito yung kanina sinasabi natin, no? Mga forces, tangential force, separating force, axial force, no? Total radial force, total bearing load. Bakit naging W? So yung W equals F, 'di ba kasi weight is force eh. So instead na F, ginamit na lang niya na W kasi siyempre depende yan sa author, depende rin yan sa mga gumagawa ng libro, no? As long as dinidefine yung mga parameters, wala namang issue. Okay? So, ito, tangential force, separating force. Makikita niyan, ito. Ito. So, ang gagawin mo, pumunta ka muna sa teeth profile, tooth profile. Ayan. Ito yung profile ng helical. Paano mo siya nasabing helical? Kasi, ito na, naka-helix na siya. Helix angle. Kung straight yan, spar gear. Eh, ito naka-helix siya. Ayun, naka-helix, di ba? Nakaganyan niya, no? Tapos eto na naman. Halimbawa, eto na naman. Nakaganyan naman siya, di ba? So, helical yan. Okay? Helical. So, nandiyan lahat ng definition na separating force, no? S, axial force, A, RT, total radial force, and so on and so forth, no? So, hindi na natin alam yung formula na yan. We'd rather focus doon sa ano problem, no? Kaysa i-bombard natin yung isip natin. So, maraming formula na hindi naman natin magagamit pa, no? So review ko lang, reviewin ko lang, no? Galing to sa ano sa book, hardbound book from US. Ito yung stock natin. Ito yung profile ng mga helix, di ba, helix? Kung gagamitin mo tong center line, no, doon mo ipapasok yung shaft sa butas. Magkakaroon ka ng angle with the horizontal. So, ang tawag sa kanya ay psi. Greek letter psi. Ang psi natin, ano yung psi? Helix angle. Ayan. Nasaan yung circular pitch? Nasaan yung circular pitch? Class. Pag pumunta ka sa edge, ayan o. No? Yung pagitan ng mga ngipin, ang tawag yan ay circular pitch, no? Especially if you are measuring from the pitch circle, no? Pero dito circular pitch, no? Circular pitch. Heading P sub C pitch. Saan naman yung normal? Maglalagay ka ng normal na line, normal to that ano, teeth profile. Ito, 'di ba? Halimbawa, ito. So ito naka-inclined na 'yan kasi helix nga, no. Ito. Normal diyan ay ito, no, kasi naka 90 'yan. So ama, normal dito. Basta nakabuo siya ng 90 degrees, ito yung normal niya, no. Normal to the profile ng teeth na naka-helix, no. So ano 'yan? PN, basta may N. Whether PCN, PCN, normal circular pitch or PN, normal, no. Basta may N. Normal 'yon, na ano. Normal circular pitch P. No. PN eh pala ito. PN. So PN is normal pitch. Okay? So ito may mga formula diyan, tsaka may mga configuration to take upin natin. No. So we're gonna para 1 or 2.
So, tingnan mo natin 'to. Yan. Basahin muna tapos ibigay yung given, yung mga required tapos i-try na solven. Okay? Ulitin ko. I'm giving you 5 minutes. Ano yung given, yung mga known data. Tapos hanapin yung mga pinapahanap. Ano ba yung required? Tapos tingnan nyo kung maidadrawing nyo. No? Dapat alam nyo yung transverse pitch, normal pitch, axial pitch. No? Siyempre, pag axial pitch along with the axis, normal, it makes 90 degrees. No? Tapos yung transverse, yung kabilang side. Okay? So, I'm giving you 5 to 7 minutes para isolve to, no? And then, tatawag ako ng magbo-volunteer or anybody para makapag-recite, no? Para makita ko kung na-absorb niyo yung lesson natin. So, 5 to 7 minutes para ano to, ilagay sa papel, tapos kuhanan, no? Para pag tinawag ko kayo, ma-share nyo sa, ano, sa screen, no? So, ilagay para ulat ng kamay, kung kaya nyo na Word or Excel or PowerPoint, okay lang din. Okay? So, please take time para ma-solve to, no? Patayin ko muna yung sound para hindi naman na kaka-istorbo. Ay, nasa na ba yan? Alisin ko muna yung sound, ha? Then, class, good morning. Sino yung gustong mag-volunteer? May nakagawa na ba? May nakapag-try na? Any volunteer? Jan. Sinong ano, ikaw mag-coordinate diyan. Sinong gustong mag-try? Kahit hindi lahat, kahit isa lang yung sagutan, ah, isang sir, sagutan ko tong letter A. Sir, B ako o C, ganun. Para lang may interaction, no? Mahirap kasi pag puro teacher, hindi ko alam kung nandyan pa ba kayo o nakikinig kayo o naabot nyo o may questions kayo. May mag-volunteer ba o i-volunteer ko kayo? Tatawag na ba ako? Kahit letter A lang muna. Letter A, sir, letter A ako, letter B. Sino? Sino? Sheila Bagasbas. Pwede ka, Sheila? Paano po, sir, ang wala? Pag wala ang mic. Hello? Ah, mahirap pag wala yung mic. Paano mong papaliwanag? Mag-check ako ng attendance, ha, after this, no? Kasi may mga nagle-left ng meeting. Pag nag-check ako na wala kayo, absent kayo agad, ha? Paano yung walang mic? May problema yung mic mo? Hans. O sige, Hans, sige. Ipakita mo na lang yung ano mo solution, Hans. I-ano ko to? I-stop ko yung presentation. I-share mo yung sa'yo. Check natin. Sige, share, paki-share yung solution, Hans. Hans? Nag-leave na ako sa sharing. Ikaw na. Nasaan na? Kaya mo bang i-share? Kaya mo bang i-share, Hans? Ano ba yun? Hindi ko nakikita yung mga... Sulat kamay nga, kamerahan mo. Di ba? Paano mo ma-share yung sulat kamay? Di ba kakamerahan para ma-share? Kamerahan mo tapos i-share yung picture.
I-zoom mo, paki-zoom. Sandali ah, eh, babaguhin ko yung layout. Lakihan mo, lakihan mo. I-focus mo doon mo. Yan. O, basahin ko na lang. Pressure angle is 20. And then the helix angle is 25. Ano to? Diametral pitch yan, ha? Yung pitch. Diametral pitch yan. 6 teeth per inch. Then number of teeth is 18. 3 inches yung diameter. Tama. Transverse ba yan? 0.524. Then yung normal, 0.47. Ano pa isa? Ano yung X? Axial? Axial pitch, 1.124. Okay. Sige, sige. Okay. Okay na, okay na. Sige. Ipa-flash natin yung ano, yung tama. Salamat, salamat, ano, salamat sa pag, ano, share, no? Share natin. So we're gonna share yung solution nitong ating lecture. Tama ba? Ito yung solution, class. The first question is we are asked to find the pitch diameter, no? Ngayon, aalamin mo muna kung ano yung formula sa pitch diameter, no? Kahit sa ang references, ang pitch diameter ay ano yun? Number diametral pitch. Bakit pitch diametral? Kasi tayo ay nasa English system. Kung tayo ay nasa metric, ang gagamitin natin ay module. Naintindihan ba? So since English yan, no, English system, number of teeth, binigay ay 18, and then we're just going to divide it with diametral pitch, no? Ano ba yung diametral pitch? Ang diametral pitch, kita kung ilang ngipin ang mabubuo ng gipin kada inch. Maliwanag? So, pag kinuha mo yung circumference, di ba yung circumference, which is the parang bakod, bakod na bilog is circumference. Pag kinuha mo yon at minessure mo kada inch, no? Sa kada inch, ilan ba ang ngipin, ang tawag doon ay diametral pitch, no? So 18 yung number of teeth divided by diametral pitch, lalabas yung pitch diameter, kung gaano kalaki yung pitch diameter. So 18 divided by 6 is 3 inches. Tama si Hans, no? Na nadidinig ba? No, tama si Hans na yun ay 3 inches, no? 3 inches. Ngayon, next. Pinapanap ay transverse, no? Ano ba yung transverse pitch? Ang transverse pitch ay yung mathematical function na pi divided by diametral pitch, no? Kasi yung pi is a mathematical function that is concerning the radial or yung curve, no? Pag sa mathematics uusap tayo tungkol sa mga curve, sa mga circle, no, sa mga ang ginagamit diyan ay yung pi. So, 3.1416 divided by the diametral, lalabas yung transverse pitch. Okay? Next. Bipolar ba yung normal? Ang normal, ayan, no? Ang normal ay eto, no? Mag-ano ka ng center line, no? From the stop. Mag-ano ka ng helix angle, no? Pag nag-ano ka ng helix
baseline, yung angle na yon ay psi. Pero yung normal, maglalagay ka ng linya na straight na normal to that inclined, no? Inclined profile. So yun yung normal. Yun ang tinatanong dito, ano daw yung normal pitch? Formula ng normal pitch. Ano ba yung normal pitch? Ang normal pitch, no, gagamitin mo ng sine. Nakukuha ba to? Class, nakikita ba to, class? Itong formula na to? Ha? So, paano mo yan drawing? Paano mo yan i-drawing para na maintindihan mong mabuti? Illustrate natin. Ito yung center. Okay? Naglagay ka ng line dyan, ng mga helix, angle. Di ba? Yan. Pag ginamit mo itong function na to, cosine psi, ito yung cosine eh, di ba? Ito yung sine eh. Ay, ito yung... Ito yung psi, di ba? Cosine psi is normal. Ito yun, no? Maglagay ka ng normal. Yan. Normal. Pn. Normal over transverse. Saan yun? Saan yung cosine? Ito yung cosine, di ba? Liitan nga natin. Ito yung sine natin eh. Yan eh. Sine yun. So, pag sinabing normal, ito yun. Over, di ba? Kasi cosine is what? Adjacent over hypotenuse. So, saan yung adjacent nito? Adjacent. Ito, di ba? Adjacent. Saan yung hypotenuse? Ito. Ulitin ko. I-isolate natin, no? So, ito yung helix line. Ito yung angle, di ba? Psi. Pag nag-cosine ka dyan, adjacent, ito yung normal eh, di ba? Ayun, normal yan. Di ba, normal yan? Adjacent, di ba? Ito, adjacent, adjacent over hypotenuse. Yan, no? So, ibig sabihin, ito dito, adjacent is normal, no? Isulat ko nito. Cosine psi is adjacent, ito, normal over transverse. Nakuha ba? So, kung ito yon, di ba? Ito yon, ito. 90 degrees. Okay? So, ito yung psi. Adjacent over hypotenuse. Yan. So, normal, no? Is adjacent over hypotenuse. No? So, ito yun. Pag kinuha mo yung normal, cross-multiply mo lang. Transverse pitch time is cosine psi. So, what is our transverse pitch? The one that is being calculated by Hans and also this one given by our lecture. Ito yun, no? 0.5236. Ano yung 0.5236? Yun yung transverse pitch. Ano yung cosine theta? Ay, theta psi. Cosine ng 25 degrees. Paano mo nalaman na yung psi ay 25 degrees? Eh, binibigay nga yun, no? Helix angle, 25. Ang pressure angle ay 20. So, depende na lang kung saan magamit. So, magkakaroon tayo ng normal pitch na 0.4745. Okay? So, ituloy ko na para hindi na tayo tatagal. No? Kasi may didiscuss pa ako ng another problem which is more comprehensible and more ano, no, substantial. Ang pinapasolve na susunod ay axial pitch. No? Axial pitch. Yan. Axial pitch. So, maraming pitch na involved sa isang gear. No? Tatandaan. Ano nang formula natin sa axial pitch? Ang sabi diyan, axial pitch daw ay transverse pitch divided by tangent ng psi. No, ulitin natin, illustrate natin dito, no? So ito yung psi, ito yung ano, yung helix line. Ito yung
normal. Okay? Ito yung psi, di ba? Nasaan yung tangent ngayon? Tangent ng psi is opposite, and this is normal. Ano yung opposite? Tangent ng psi is opposite over ano? Ito yung transverse, no? Transverse over axial. Tama ba? Kasi kung ito yung psi mo, ay, tangent, opposite over adjacent. Tama? Opposite over adjacent para makakuha ka ng tangent. So, lumabas ng opposite ay yung transverse. No? Transverse. In this example, in this equation. No? Tangent psi, i-rewrite natin para naintindihan. Tangent psi, eto kinuha ko lang to dito, equals opposite, which is pitch transverse over px, axial pitch. Ito, tangent psi, ilalagay ko doon, transverse pitch over axial pitch. So, ang transverse pitch natin, nakita naman natin kanina yan, 0.5236. Ano naman yung axial pitch natin? Kinukuha pala yun, no? And then, ano yung tangent psi natin? Tangent ng 45 degrees. Alam naman natin yung tangent 45 degrees, no? So, pag sinolve natin yan, magkakaroon tayo ng 1.123 inch. Yun yung axial, no? Yun yung axial pitch, no? Yun yung axial pitch, which is opposite, no? Opposite over axial pitch, no? So, yun yung sagot. Pag axial pitch, along with the axis, di ba? Ito yung along with the axis, eh. Ito yung pinangkat natin sa center line. So yung axis nandito lang, axial pitch. Ito yung yung opposite is ito, transverse pitch. Okay? So transverse pitch, ito yung axial pitch. Yan. Okay? Kaya nakabuo tayo ng tangent, no? Ganun ang nangyari sa atin. So, ayun yun, 1.123. Ano naman yung tinatawag na letter C, normal. Ano naman yung normal pitch? Normal diametral pitch. So, yung normal diametral pitch is transverse pitch over cosine psi. Diba? Naalala nyo yung kanina, how do you get the cosine psi sa PT tsaka PN? Naalala ba? PT, PN. Nasaan si PT at PN? PT, PN. So, dito, no? Ito yung ating, di ba? Ito yung ating psi. Ito. Ito yung ating psi, no? Ng tangent. Ito yun, no? Pitch circle divided by this, no? Yung B. Or kung ito naman sa angle na to, yan, no? Pag kinuha mo to, itong, ito. Nakakita ba to? Kung dito ka magbabase, yan, ng tangent, no? Opposite, ito, over adjacent yung normal. Okay? Dito naman, liitan natin. Depende sa function, no? Pag dito ka nag-psi, no? Anong tangent nito, no? Tangent of this is opposite, eto yon. Over adjacent, PCN. Pag dito ka naman, kasi etong angle na to, eto rin yun, no? If you're analyzing the angle, no? Kasi eto i 90 degrees. So, ibig sabihin, eto, the other part of 90 degrees, no? So, kung eto naman ay psi, ito yon, no? So, eto tsaka eto ay pareho. Eto tsaka yun ay pareho. Pag dito ka nagbase, ang tangent naman ito ay this one, no? Opposite over adjacent, no? Kung sine naman, opposite over hypotenuse. Kung cosine, adjacent, no? PA over hypotenuse, no? So, makikita mo kung saan ka lang nagbabase, no? Na angle,
and then use the appropriate trigonometric function. So we're going to directly to the question in the question, no? Nasaan yung axial, no? So kukunin mo yung formula ng axial. Binabanggit na yung axial ay pwedeng PX or PA, no? Some are using PX kasi axial may X, the other ay PA, axial din, no? So what is the formula for the axial pitch? That is transverse pitch over tangent psi, no? Nakuha na natin 'yan. Ayan, no? So axial pitch na 1.123. Ngayon yung normal pitch naman ay transverse pitch divided by cosine. Naiintindihan ba? So yung normal pitch ay transverse pitch over cosine. Kunin nga natin to para naintindihan natin. What is the meaning of this formula sa palagay niya? Lakihan natin para nagkakaintindihan tayo. At least ito lang maintindihan natin kasi nakakalito sa dami. No? So anong ibig sabihin nito, class? Ang normal pitch daw ay transverse pitch cosine psi. Balik tayo sa pinaka-basic natin. Ito yung stack ng gear. Ito yung sentro na butas. No? Yun din yung axis. Kasi siyempre yung axis, yun ang pinaglalagyan ng shaft. Iikot yung shaft sa axis. Ito yung axis, di ba? So mula sa axis na yan, na horizontal, maglagay ka ng inclined, yun yung helical na line. Ito yung helical angle. Ang tawag mo sa helical angle ay psi. Okay? Kung babasihan mo dito, makinig lahat ha, ito yung cosine psi. The trigonometric function used is cosine psi. We know that cosine is adjacent. Lumalabas, ito yung adjacent over hypotenuse. Okay ba? Nasusundan ba, class? Class? Nasusundan ba? Sumagot kayo kasi hindi ko alam kung nakat na kayo dyan o ano ba? Kasi 1 hour lang to nakakat, you know? So give me feedback because hindi ko alam, baka mag-isa na lang ako nagsasalita dito, ha? So using this and rearranging this sa kadalasan na alam natin na gamitin, cosine psi is this one, adjacent over hypotenuse. So baliktarin natin, i-rearrange natin. Ang cosine ay adjacent PT. Nasaan yung adjacent nito? Di ba ito? Yan. Over hypotenuse. Normal. Ito, di ba? Maglalagay ka ng normal na line dyan. Tignan mo. Maglagay ako ng normal na line ng ibang kulay para na-imagine natin. No? So magpo-project ako ng line dyan. I'll make it sure na normal. Ibig sabihin, normal dito sa helix, sa mga helix line na yan. No? Pag sinabing normal, it will always make a perpendicular, which is 90 degrees. Na? So yan, 90 degrees. Okay? 90 degrees. Pag meron ka pang ganyan, I make it sure na 90 degrees. Ito, tong line na to. Ngayon, kunin natin yung ano, no? Kasi nag-ano na ako dito ng psi, ito. So, makakabuo ako ng angle na ganito. Ito yan, no? Yan. Tama ba? Yan. Let me use another, no? Sabihin kung ito yung pinagbabasihan ko, makakabuo ako ng angle na ganyan, na merong normal dito. Di ba? Kung normal yan, normal to. So, i-isolate natin yan. Ito yung helix, ito yung normal, tama? Kasi 90 degrees yan, di ba? 90 degrees yan. At ito yung another side. Okay, nasan yung psi? Ito yung psi, di ba? So ngayon, nasan yung cosine? Kung ito yung psi, no? Ito yung psi, cosine, nasan yung opposite? Ito. Nasan yung adjacent? Ayan. So ano, saan yung adjacent? Ang adjacent ay ang transverse pitch, no? Transverse pitch. Ibig sabihin along. Along with the helix line. No? Adjacent over hypotenuse. Ito. Ulitin ko. Adjacent. Adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Adjacent. No, kasi ito yung angle mo eh. Over
hypotenuse, no? Kasi ito yung isang, ito yung opposite eh. Opposite yan. Ito yung adjacent. Oh, ito yung hypotenuse. So, ito yung hypotenuse. Ano yung hypotenuse? Yung normal. No? Based sa formula natin, ha? Cosine is transverse over normal pitch. Okay? So, pinapa-imagine ko lang sa inyo dun sa, para maintindihan, no? Ito yun. Axial, na alam natin, normal, nakuha natin, at yung transverse. Okay? O, ano susunod? Transverse, normal, tsaka axial, na-solve na natin yan, no? With all those formulas, and you should memorize and study that, learn that by heart. No, wala nang tutulong sa inyo yan, sarili nyo na yan, no? What is the formula for normal diametral pitch? No? So, ito yung mga sinolve natin kanina, na ba? Pitch diameter, transverse pitch, normal pitch, axial pitch, no? And axial pitch is transverse pitch over tangent side. Doon na tayo sa normal diametral pitch. May formula tayo na transverse pitch divided by cosine psi, no? Ito yung normal diametral pitch, na ibig sabihin yung diametral ito yun, no? Yung diametral pitch, no? 6.620 tit per inch, no? Kasi galing yan dito. Ano ba to? Normal, no? So, ito pala yung normal, no? So, ito yung normal. 6 over cosine ng psi 25. And then, yung transverse pressure angle, meron tayong relation na ano, yung pressure angle na transverse is normal, no? Na pressure angle, normal, over cosine ng helix angle. So, tatandaan lang yan, no? Ang transverse pressure angle. Now, this is the pressure angle. Then, the subscript is T, transverse pressure angle. And it's defined as arc tangent, no? Tangent, no? Inverse tangent or arc tangent. Tangent of normal pressure angle over cosine of psi. So, cosine ng psi ay 25. Ang normal pressure angle ay 20. Saan nakuha yun? Di ba binigay yun sa problem? Sa una pa lang, ayan. No? 20. Okay? Ito naman ay 25. Okay? So, yun ang nilalagay natin dito. No? Normal pressure angle, no? Normal is 20. Tapos, ang helix angle ay 25. If we're gonna get the inverse tangent function, no? Arc tangent, we're gonna get 21.88 transverse pressure angle. Now, so may normal pressure angle, may transverse pressure angle. Okay? Maliwanag ba yun? Okay na tayo doon, no? So, nandiyan naman lahat. Ibibigay ko naman ito lahat eh. Okay? So, I think tapusin na natin to. May ipa-flash lang ako ng isang angle. Pakisagot. No? Nasaan na ba tayo? I-close ko muna ito, ha? Bibigay ko naman ito lahat eh. Ng ano natin, ng lecture. What about the, ano? Okay lang tayo sa ano? Class? Okay ba tayo sa time? Sabihin niyo sa akin kung makakat na tayo ng ano, ng Google, ha? Para hindi naman ako nagsasalita dito ng tuloy-tuloy tapos wala na pala akong kausap. So, eto na lang. Yung isa na lang to, no? Saan ba yun? Solve problems. Yan. O, pakisubukan to. Nakikita na ba yung ano? Nakikita na yung slide? Jan. Nandiyan pa ba si Jan? Nakikita na ba yung slide? Yes po. Class. Kita naman po. Yes. O, sige. O, pakiano to ha? So, anong papagawa ko sa inyo? Sandali. 17 ba to? 17. I think ang sinolve namin ay 19 eh. 19. Ito na lang. Let me copy this. Para hindi naman ano. Kasi marami ng gulo-gulo dito. 19. Ito, no? 19. Okay. Ilipat ko lang ha, kasi marami ng annotation eh. Para hindi naman masakit sa mata.
pag ka-flash ko, kamerahan ha, kasi mamaya mawala yung slide natin. At least meron kayong tira. Eto. May correction lang tayo ng center distance. Now, this is not diameter, but this is distance. No? Eto. So, sit work. Ipapasa yan ngayon, no? Bago tayo mag-dismiss. Kamerahan, tas ipapasa. Oh, the time starts now. Kamerahan muna. Kasi baka mawala tong ano, mawala tong slide. Sir, parang na-assignment na po namin. Ano, tapos na ba to? Napasa po. Hindi ko po sure kung napasa na po ng lahat. Pero nagpasa po. Pero may naibigay ko na to? Yes po. Sige, iba na lang. Yung una na lang. Yung hindi pa natin na ano. Yan. Ito na lang, 17. Halos katulad rin naman yan. No? Parang exercise na lang na ano ngayon. I-ano natin sa, para makapag-start kayo ng individually. Ha? Kasi pag assignment, alam ko, nagkokopyahan lang kayo eh. Diba? I mean, nag-sharean kayo. Whether kopyahan, share, or tutulungan. Para ibig sabihin nun. Ibig sabihin, may kasama kayo na gumagawa. Ngayon, I want you to do it on your own. So, anong ilalagay? Ilagay muna yung given, ilagay yung required, mga pinapahanap, tsaka yung solution. Kamerahan, tapos i-discuss natin, ha? May time pa naman tayo. Tatawag ako ng ano, ng magsasagot. Paano ba ito i-zoom in? Seventeen, hindi pa natin sinolve yan, ha? Sandali. 17. Diba ito? Ayaw na umano. Yan. Nakikita ba yung ano? Yung mga answer. Alam nyo ba yung mga answer dyan? Nandyan na. Ayan o. 6.15. Then kasi ano yan eh. Odd. 6.17. So yung mga answer na yan, nilagay ng libro para guide nyo, no? Para makita nyo kung tama yung sagot nyo. Oh, the time starts now. So after 15 minutes or 10 minutes, sa tawag ang mag-solve. Ah. Yung merong may mic, ha? Tsaka kayang mag-share. Oh, the time starts now. Ilagay yung pangalan at yung ID number sa yellow pad, no? Tapos ilagay yung given, isulat niyo lahat ng given. Mga binigay sa ano na data, required kung anong pinapahanap. Drawing kung kayang i-drawing, no? Ano ba 'yan? Pinion gear dati na 2 gears, tapos meron siyang isa pa, no? So N1, N2, N3, makikita nyo dyan. Di ba? So may center distance 1 to 2, center distance 1 to 3, meron 2 to 3. No? Pitch diameter 1, 2, and 3, makikita nyo rin dyan. So the time starts now, 10 to 15 minutes. Ilang gear ang pinag-uusapan? Tatlo, no? Sabi niya, no? It is desired to replace all 3 gears with helical gears. Dating spar gear, papalitan mo ngayon ng helical gear. Okay? So, mag-solve na, no? I-ano ko lang, i-alisin ko yung sound kasi nasa bahay, baka may mga aso o maingay. Hello, class. May nakasolve na ba? May nakapagsolve na ba?
Christia. Christian daw. Christian Morales. Olivia. Nasolve na ba? Dion? Hindi pa po. Nagsasolve pa lang po. Nagsasolve pa lang? Bakay? Relusco? Sheila Bagasbas? Anto? Yukire Fernandez? Yambao? Denye? Danye ba to? Danye? Angelan? At yung iba pa? Nagsasolve pa? O sige, bago nyo ituloy yung pag-solve, anuhin mo natin, linawin mo natin yung problem, and then I might be giving that as an assignment. So the leader, the president, should collect all the solution in PowerPoint, tapos ilagay sa e-drive, ha? Katulad ng dati natin ginagawa. So linawin lang muna natin yung problem para makapag-dismiss na tayo after this, no? Para gawin nyo na lang sa bahayan, no? So let me flash the problem. I-share pa pala. Sandali. I-share ko muna, ha? Para hindi naman kayo naghihintay dyan, no? Kasi iba-iba tayo ng pag-solve, no? Yung iba mabagal, yung iba hindi pa, yung iba mabilis, no? Para to give you ample or enough time to focus on the task, no? So, nakashare pa ba ako? Class, nakashare pa ba ako? Yes, sir. Oh, sige. Nakashare pa, sige. Okay. So, ito, anahin natin, no? Isa-isahin natin. Ito yung number 17 tayo, no, para malinaw. At isa lang ang page natin, isa lang ang direction. Babasahin ko yung problem. A 10-pitch, 20-tooth spar pinion drives two gears. One of 36, the other of 48. So, ilan yung pinag-uusapan na gear dyan? Dalawa. Sa statement na yan, dalawa pa lang. Pero nagpapatuloy ang problem, it is desired to replace all three gears. No? 20, 36, tsaka 48. Tatlo pala. No? 20, 36, tsaka 48, tatlong gears. Pero meron daw intention na palitan ang tatlong gear na ito na spar with helical gears. So instead na spar, gagawin mong helical gears. And babaguin mo rin yung velocity ratio between 20 and 48 na shaft para maging 2:1. Ngayon, 20 tooth gear shaft and 48 gear shaft na 2:1. So tatlo yan, yung tatlong gear na dating spar, bago gagawin mong helical. Tapos, babaguhin mo rin yung velocity ratio. Hindi ng lahat, no? Yung extreme lang. Yung unang gear, tsaka yung pinakadulong gear, dapat 2:1. Ganun naman talaga pa nagkakalculate ng gear train, no? Yung una, yung driver, tsaka driven, yun yung pinaka-total system na gear, no? Gear ratio. The ending, the starting. So, gagawin mong 2:1. Okay? 2:1. Ibig sabihin, nakadalawang ikot na yung first gear, yung third gear, isa pa lang. No? Ganun ang ibig sabihin nun. No? Kasi velocity ratio nga eh. Yung pag-ikot. The velocity ratio and the center distance between 20 tooth gear shaft and 36 gear shaft is to remain the same, no? So halimbawa yung gear 1, oh tingnan to, ha. Halimbawa lang, hindi naman 'to sinasabi, no? Kasi maliit yung gear nitong number 2 eh. Of course hindi siya 1:1, no? Pero para lang sa kwento, the illustration, meron tayong gear 1, gear 2, gear 3. Maliwanag? Yung gear 1, gear 2, gear 3, mga dating spar gear, papalitan natin na maging helical. So helical na 'yan. Ngayon, 'di ba? Helical 'yan, may mga helix, oh. 'Yan. And the other 48 teeth, no, 20, at kung sa number of teeth, ito ay 20, 36, 48. Ngayon, papalitan natin yung gear ratio ng 3 and 1. Bakit? 48 tsaka 20. 'Yan, oh. 48 tsaka 20,
magiging 2:1, no? 2:1. Siyempre, mas mabilis yung maliit. Paano mo nasabi na maliit yan? Kasi 20 teeth lang eh. 36 teeth. Yung teeth is proportional to the diameter. Di ba? Pag maraming teeth, no? Sa depende sa pitch, no? Kung pare-pareho silang pitch, normally, yung maliit ay yung nandun sa motor, driver. So, ito yung driver, driven, yung iba, no? Dinadrive lang. Ito yung first, ito yung last. Ano po yung mga ibang kondisyon na kailangan nating maabot, no? Yun nga, ito yung gear ratio ng 3, no? Angular velocity ng 3 is 2:1. Ang kanyang ratio ay 2:1. Okay? 2:1. Sabihin, 2 over 1. Okay? Maliwanag yan? Kasi whole number, no? Ngayon, meron pa. The velocity ratio and the center distance between 20 gear shaft and 36, kasi ito yung 20 gear shaft, ito yung 36, sabi mo dyan? 36 shaft must be the same. Diba? Yung velocity ratio nito, tsaka to, hindi nagbago mula dun sa spar gear. At hindi rin nagbago yung center distance niya. Ano ba yung center distance? Yung kalahati ng gear 1, radius nito, tsaka radius nitong gear 2. No? Pag pinagsama mo siya, yan ang center distance niya. No? Pwede nating tawagin as center distance 1, 2. Ito naman, center distance 2, 3. Pero ang hinahanap na center distance ay iba yata. Eh. Pagpatuloy natin. Ito, 8 pitch saka 20 degrees pressure angle, keeping the helix angle as low. Dapat mababa. Determine the number of teeth. Ano yung hanapin mo? Number of teeth ng 1, number of teeth ng 2, number of teeth ng 3. Ano pa? helix angle. Psi 1, psi 2, psi 3. Ano pa? Hand. Ano ba yan? Left hand, right hand. Face width, yung thickness, no? Face width, ayan, no? Ito yung face width. Face width. B. And outside diameter, no? Yung pinaka-outside diameter. Ngayon may pinapahanap pa. Calculate the change in center distance between the shafts that originally mounted the 20 and 48, no? Saan ba yung 20? Eto. Saan ba yung 48? Ayun. So, pinapahanap yung center distance 1 to 3. Okay? Maliwanag ba yun, guys? Yes. Maliwanag ba yung ating ano problem? No. So, solve na lang sa bahay yun. No? Solve na lang sa bahay. Ang gagawin ko muna, stop ko yung presentation. Tapos,